May nababasa kasi ako kanina doon sa Big Dog Breeders Group ni Sir Sam Anthony Bayaras. Ang issue ngayon ay tungkol sa budget meal. O ano ba yung budget meal? Para sa mga hindi nakakaalam, pagka sinabing budget meal sa pagbili ng puppy or pagbili ng aso, ay yun yung mga murang-mura ang halaga. Siguro, pag sinabing budget meal, yan yung mga nag-range ng mga 5,000 to 7,000. Yan yung mga budget meal. Maaaring pagka sinabi sa iyo na ano, naghahanap ako ng budget meal, ang pera lang niya, nasa mga 5,000 pesos. Ngayon, may mga na-offend sa ganon dahil bumababa nga naman yung presyo ng nung mga aso doon sa breed na yon. Halimbawa doon sa Belgian Malinois Tambayan Group naman, ang issue ay, o pati yung mga ibang mga Belgian Malinois groups, ang issue ay huwag ibaba yung mga presyo ng mga binibentang tuta kasi naapektuhan yung pagbenta ng mga iba. And yung mga iba gusto nila magbenta ng 10,000, 15,000, pataas yung mga puppies nila. Pero pag narinig kasi ng mga buyers yung mga nagbebenta ng budget meal, ay doon na sila bibili sa tigpa 5,000, 7,000, or 8,000. So it's a real concern para doon sa mga nagbe-breed. And the dog breeding business is a real business na pinoprotektahan din ng bawat isa yung kanilang karapatan. Pero again, this is an industry, this is a business na hindi siya regulated. Hindi kasi commodities yan. Ang commodities, ang ibig sabihin, asukal, manok, bigas, gatas, or kung ano pang mga basic commodities na talagang regulated ng gobyerno para hindi po mahirapan yung mga taong nangangailangan ng mga ganitong mga produkto sa pagbili, hindi sila samantalahin ng mga negosyante. Pero ito pong mga pagbenta ng mga tuta at mga aso, hindi po siya regulated as a commodity. So, ibig sabihin, yung mga breeders ng mga aso ay may karapatan na magpresyo ng kung anong gusto nila. Pwede nilang ibagsak ang presyo, pwede nilang itaas ang presyo, pwede silang makipagsabayan doon sa market kung magkano yung base price or yung presyo ng karamihang nagbebenta ng mga tuta na yon for that particular breed. Kaya, dun sa law of supply and demand, makita natin na kung ang mga nagbebenta ng particular breed ng aso ay marami na, lumiliit na po yung presyo kasi maraming choices na yung buyer. Maraming choices na sila na pagbibilhan. Lalo na kung ang mapagbibilan nila ay good quality naman yung mga tuta or mga aso. So, yung demand, pag malaki, tapos konti naman yung supply, halimbawa, konti lang yung nagbe-breed, halimbawa, ng particular dog na halimbawa Anatolian Mastiff or halimbawa ay Tibetan Mastiff or Samoyed at iba pang mga breeds na hindi masyadong mabilis makakuha ng breeder na nagbebenta ng puppies, mataas pa yung presyo ng mga dogs na mabibili mo doon sa mga breeders na nagbebenta ng mga ganun. Kasi konti lang, alam mo, mga barbell, mga Neapolitan Mastiffs, no? So, bihira kasi may mga ganyan, kaya bihira ka din makakita na magbebenta ng mura. Pero kung halimbawa, mga Labradors, German Shepherds, ang labanan na po dyan sa presyo ay quality. So, pwedeng bumili, yung gustong bumili ng mga aso na ganong breed, bawa, gusto ko lang bumili ng Labrador kasi natuwa lang ako sa breed na Labrador and hindi ako particular dun sa mga quality or bloodline or pedigree. Bili na ako ng budget meal kasi yun lang yung ma-afford ko at wala naman akong pakialam sa mga pedigree-pedigree na yan. Kaya nagkakaroon ng mga usaping budget meal. Pero of course, usually you get what you pay for. Ibig sabihin, kapag yun lang ang pera mo, ang quality na makukuha mo na Labrador ay hindi ka pareho nung Labrador ng iba na medyo maganda yung presyo ng pagkakabili nila, na maganda yung quality, maganda yung itsura, pwede mong itabi sa mga ibang Labrador at hindi ka mahihiya. So yun po yung financial side of dog breeding business. Later on siguro gusto ko gumawa ng isang video about dog business, no? Paano kumita sa pag-aaso ng ethical ng hindi as a puppy mill. Pero yun po yung reason kaya nagkakaroon po ng budget mill dahil sa law of supply and demand. Okay, so it doesn't mean din naman na pagkamura yung asong binili mo ay basura yan. Hindi naman. Isa pang point is, halimbawa, meron po kayong
merong isang breeder na nagbebenta ng mga tuta niya sa budget meal. Ang problema niyan, titipirin niya ngayon yung mga aso niya para hindi naman siya malugi doon sa pagbenta niya ng mga tuta. Halimbawa, sa dog food, titipirin niya. Imbis na dog food, maaaring kumuha na lang ng mga tira-tirang pagkain yan sa kapitbahay nilang restaurant. O kaya naman, bibili na lang ng mga tinatapon na lang ng mga karne na medyo may konting bulok na or medyo tinatapon na lang ng supermarket. Halimbawa, yung mga tinatawag na sawdust na ano, pinagtabasan ng mga ano yan, ng mga karne, tapos yung mga nahuhulog doon sa ilalim, yun po yung sawdust. Not necessarily bulok yon, pero minsan na iipon po yon doon sa mga bilihan ng mga karne, kaya nagkakaamag na, pero pinapakain pa rin ng iba sa mga aso nila. So that's not recommended. Hindi ko po rinirecommend yon kasi nakaka-cause ng sakit yon sa mga aso. Pero yung iba naman na ginagawa nila sa pagtitipid nila ay ano na lang, talagang tinitipid nila yung mga dogs nila, yung care sa mga dogs nila. Ito pa yung masaklap na gagawin. Hindi magpapabakuna o magpapagamot sa mga veterinarians. Ang ginagawa nila, nagsa-self-medicate na lang sila at nagsa-self-vaccinate. Nakakaawa po dun sa mga dogs. Tapos pagka nakita may sakit, ay konting sakit lang yan, ayaan mo lang yan, kasi wala silang pambayad dun sa vets. Yun naman ang downfall or downside ng mga market nila ay yung mga bumibili ng budget meal. Kailangan tipirin ngayon nila yung aso nila para hindi naman sila malugi doon sa pagbenta nila ng mga aso, which is the downside nga, hindi nga maganda yung market na ganun.